Ang mga tipid tips ko, hindi lahat yung totoo ha. Huwag niyo paniniwalaan. Sabi ko nga, kathang isip lang yun. Kasi hindi mo talaga alam kung kailan mangyayari mga pangyayaring ganito. Yung mga kailangan ko na magtipid. Pag nagpapadeliver ka ng mga pizza o ng fast food, di ba may mga libreng ketchup yan? Itago mo yun. Kasi hindi mo alam kung kailan mo kailangan. Tulad nito. O yung mga ganyan. Pag nasa hotel ka, di ba may mga free toiletries? Free naman yon, hindi naman magnanakaw, kunin mo. Ayan, meron akong isang ganit laman ng ano. So everyday, nire-refill kasi yan. So everyday, kunin mo din. Kasi kung hindi mo kunin, hindi nga i-refill. Hindi naman kamigatan yon sa ano mo, luggage mo. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin yung mga free na toothpaste, free na toothbrush, free na sewing kit, sugar, mga cream, free coffee, tea, tulad ng mga to. Ayan, pagka nasa tipid mode ka, helpful talaga. Dapat may foresight ka. Ang pangalang ilaw ko, diba? It's all about lighting. Good lighting. Short. Ayan. Bila ng tutipid ako, yan lang ang gamit ko. Sa buong bahay na to, ha? Magkano Meralco ko? Ito ang Meralco ko. Tignan nyo. San ka pa? Pag halimbawa, malaki yung bintana mo, buksan mo yung kordina. Parang ganito, walang naka-on na ilaw dito ngayon. Yung sa bintana lang, sinag ng araw. O, di ba hindi ako nagra-rise? So, hindi ako nagra-rise, ano mo naman. Ang defined na ng mukha ko. Bakit importante na define yung mukha mo? Kasi on video, you gain 5 to 10 pounds. Tingnan mo yung mga past videos ko. So, pao, di ba? Yung latest vlog ko, yung polished vlog ko. Ganda ng mukha ko. Naka-inspire. Dahil hindi rin ako nag-rice, hindi rin ako nag-gumagamit ng rice cooker. Hindi rin ako nagluluto. Eh yung lutuan ko dito, yung induction, malakas yun sa kuryente. O dahil wala rin akong nilulutong ulam, hindi ko kailangan itago yung mga leftovers sa ref. O kaya yung ref ko, walang. Kailan ka ng tubig, kailangan mo bang ilagay sa ref? Kung gusto mo na malamig na tubig, edi maglagay ka ng yelo. Pero hindi mo naman kailangan ilagay yung buong limang pichel sa ref. May domino effect talaga yun. Nag-aircon ba ako? Paminsan-minsan. Pag sobrang init na talaga na hindi ko na kaya, iniisip ko na lang, mag-aircon ba ako? O titiisin ko yung init? Pag tiniis ko yung init at nag-dehydrate ako at na-hospital ako, mas mahal. Kaya i-on ko yung aircon. Ganon ka dapat mag-isip. Risk-benefit lagi. Nung isang araw, gabundok na kasi yung labad ako. Nag-set up lang ako ng sampayan sa may bintana, although bawal. Pero nag-set up ako para hindi na naman sa medyo sa loob ng looban para hindi halata. Maglalaban na ako, sabi. Kasi yung labad talaga ha, kasi hindi naman ako gusgusin tsaka dumihin magdamit. Konting kuskus lang, babad, pwede na. Kasi niisip ko, pagka naglaba ako, mapapagod ako. Pag napagod ako, magugutom ako. Nagutom ako, gagastos ako ng malaki. Bibinge out talaga ako. So yun. Number 2, pag napagod ako, papawisan ako. Pag napawisan ako, yung damit ko, mabaho. Makakapalit na naman ako. Tapos lalong dadami yung labad ako. Number 3, pag naglaba ako, gagamit ako ng tubig. Kakarga yun sa metro. Lalaki yung bill ko ng tubig. May epekto rin yan sa kuryente ko. Domino effect talaga. Nag-compute ako, magkano lang ba yung pagpapalaba? 200. Nagpalaba na lang ako. Chill-chill pa ako, di ba? Ganon! Dapat, kino-compute mo muna bago ka gumawa ng action bilang vlogger ako. Kasi pagkatapos ko nito, i-edit ko. Kasi hindi naman ganun kadali mag-edit kasi matagal yung ginagawa. Lalo na kung ganito ah, yung walang script. Matagal to ah. So hindi ako nanonood ng TV. Nakakababa din yun ng kuryente. Maligo? Naliligo naman din ako. Once again, naliligo ako. Ano, normal lang. Pag hindi ka naliligo, magkakasakit ka, babaho ka. Pag mabaho ka, eh yung damit mo, dami yung labada mo. So dapat maligo ka. Dapat ganun ka talaga mag-isip. Yung i-consider mo lahat, eh na, natapos na ako. Busin ko na lang itong kape ko. Hindi ko alam kung may say-say itong pinawa kong vlog ngayon. Okay, this is it for now. This is Joel Andrada, the skincare addict. Adios.